Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Time check po mga Repa Pips, 2:21 po ng hapon. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa 3 Points, ang pambansang tabayan ng sports. Ako pa rin po si Errol Kapatpak. At ako naman po si Romel Miranda. At diretso na po tayo sa kwentuhan natin. Kasama po natin ngayong hapon live sa studio sina Raul Roque at Joey Villamor. Si Sir Raul Roque po ay graduate ng San Beda College. Kilalang sportsman, sports patron, consultant ng isang kumpanya at isa sa mga taong nasa likod ng Nature Joe's Trading Incorporated. Magandang hapon po, Sir Raul. Okay, good afternoon, Roman and Brother Errol, no? So, good afternoon rin sa mga nakikinig sa DZME, no? Sa mga followers nyo. So, good afternoon sa inyo lahat and thank you for having me here as your guest. Thank you po. Actually, hindi lang po tayo naririnig, napapanood din po tayo sa Facebook Live. Kasama rin po natin ngayon si Joey Villamor, nakapartner ni Sir Raul sa Nature Joe's Trading. Si Joey po ay graduate ng University of Santo Tomas. Mahilig din po sa sport at siya po ang presidente ng Nature Joe's Trading Incorporated. Magandang hapon po, Sir Joey. Good afternoon at sa mga nakikinig sa DZME. O yun, diretso na tayo. Okay, pare. Eh, tatanungin ko itong mga matitigas na guest natin. Sir, may nabanggit kayo kanina na ano yung produkto nyo na para sa racing sports? Okay. Anong product na yun? Okay, yun yata hindi natin dala. No? Ano yun? Yun yung booster oil. So, meron tayong booster oil more for motorcycles at saka sa kotse. Gas or diesel. Bakit po booster ang pang... Oh, yan. Si Joey magsasab sa booster oil. Actually, this is a very new technology for us. Even for us. Kasi, ano siya yung molecular... It's actually a molecularly formulated product. Mm. So, molecules ang pinag-uusapan dito. Mm. Science ba? Science medyo, to. Ito malalim talaga kasi science na to. Mm. But generally, what it means is we encoded the oil with information to let your car know yung motor nyo, motorsiklo, kotse, medyo whether that's gas or diesel, na pagandahin ang takbo niya. So you introduce it to the engine? To the oil of the engine. To the oil of the engine. So sa oil nyo idadagdag. Sa engine oil cap. Okay. Mm. Ngayon, ang nakakatawa nga, kasi kaya ang tawag namin booster oil, kasi normally, pag nagdadagdag kayo ng lubricant sa kotse, that's usually at least half a liter to 1 liter. Mm. Kasi ang objective nun is lubrication. Apo. Diba? Usually ganyan yan. Sa amin, hindi siya lubrication. Ang sa amin ay information. Information. So, ang para sa kotse, 30 ml lang ng booster oil ang kailangan mo. Hindi kalahating litro. Okay. Pag motor naman, 10 ml lang. Ganun lang kakonti. Hindi, ano po yung aspeto po ng information doon? Okay. What it does is it tells your engine to work properly. Mm. So, ang ini-introduce niya, kunwari, ang mga Formula 1 cars kasi, are some of the engine blocks are actually partly made of gold. Mm. Kasi yun daw ang pinakamagandang conductor for both electricity and yung mismong mga functions ng makina. Mm. So, pag may konting gold ang kwan mo, mas stable lahat. Mas stable ang motor, mas stable ang buong engine mo in general. And more or less, that's the kind of information we put in our oils. In our oils. Mm. So, parang linalagyan namin ng ginto yung kotse mo. Mm. Now, what it does is, it will tell your engine na, huwag masyadong mag-vibrate ng masyadong maano yan. Dapat madiretso mo yan. Kasi sometimes vibration in cars, hindi kasi pantay yung pagkaikot, no? Mga science na kasi talaga to. So, you have to experience it to believe it. Yung mga nagsasabi na, baka budol lang yan. Oh, diba? Parang subukan. Kailangan actually, subukan. Ako, first time kong ginamit, and I use a diesel engine, ang napansin ko agad, after the first 10 seconds,
mas less yung mas pantay yung vibration, not necessarily less, but very pantay. Ang mas fascinating dun, nung nag-start akong gumulong in first gear, talagang konti lang yung apak. Nafe-feel mo na agad yung difference. Yung difference. In fact, we had it tested with a race car driver. Na actually ano siya, bumili siya ng isa sa amin sa isang event natin sa car show. Sa car show. Naintriga din siya. Sabi niya, 30 ml lang 'yan. Ano magagawa niya sa kotse ko? Sabi ko, eh kayo, try niyo po. Ganun. Sasabi niya, sige, nandun yung kotse ko sa basement. Ano, oy, try niyo po. Tamang-tama may rampa 'yan. Pag lumabas kayo, may rampa 'yan. And immediately, sabi niya 10 seconds after niyang stinart yung car, he could tell na may nag-iba doon sa sound nung engine niya. So, yun yung una. But actually, sabi niya, what was more intriguing was nung pinagulong niya yung kotse niya, ang konti pa lang nung apak, parang gustong-gusto na niyang lumarga. Okay. And up the ramp daw sa parking, talagang wala. Walang kahirap-hirap daw talaga. So he was sold. Sabi niya, ang galing ng product niyo ah. Parang budol. Pero actually, nag-work siya. Eh, ang nakakatuwa kasi dun sa in-encode namin, since we're talking about molecules, and molecules actually go ito, through... Ito, sir, gawang Pilipinas to, itong produkto. Yes, gawang Pilipino rin yan. Proudly Pinoy. Ang innovator namin ay Pinoy din. Pinoy rin. Uh-huh. So, ang nangyayari lang is, pati yung humahawak nung sasakyan, na-energize din siya. Yun. Kung na-energize ang makina mo, Pati yung humahawak ng sasakyan, as in literally, kasi nakakabit yung manibela mo dun sa sasakyan, ay pati ikaw, may konting energy. Which is why we built, we actually formulated Recharge, which is our sports spray naman. So yun naman, ganun din. Pag may aches and pains ka, spray lang. Oh, so imbis na uminom ka ng mefenamic acid, uminom ka ng pills, uminom ka ng pain reliever, spray lang. Spray na lang. Kasi minsan hindi ka naman inaabutan ka ng sakit ng ulo sa trabaho. Or kaya in the middle of the night, wala nang bukas na drugstore, wala ka nang mabilan na Pero basically, this is just oil but reconfigured in such a way that it has information. Information. Na yun. Makakatulong dun sa let's say sa car, sa engine mo. So damay yung damay lahat. Sir Joey, para sa mga nagdududa, saan ba nila pwedeng masubukan tong produkto niyo? Saan ba makakabili? Okay, at the moment since bagong labas kasi siya, we're online first. So hopefully maka end up siya in a store one day. Pero kasi yung ibang automotive products namin are already in Blade Auto Center. Okay. So, sa Blade at saka kay... So, soon we will be... Ito, i-introduce natin yung Recharge Spray at saka yung Booster Oil. Soon we will be in Blade, no? Nationwide at saka Spider. Spider helmet. Yung Spider, nandyan yung helmet deodorizer natin, yung helmet protect. Sa Blade, nandun yung automobile detail aid namin na spray at saka yung seat protect leather seat cleaner. So, lahat yan, natural, no chemicals. No chemical yan. At locally made. Locally made. Locally everything. Saka syempre, pag sinabing locally made, hindi siya ganun kamahal. Yes. Actually, maraming nagugulat eh. Kasi nga, sabi niya, ba't hindi siya mahal? Baka hindi nag-work yan. Yun yung first reaction nila. Sabi, you have to try it. I can talk the whole day about it, right? Joey, kasi po, for ordinary people, yung konsepto po na you put information in a substance is kind of a very abstract. Mahirap talaga siyang intindihin kung sanay kang but doctors, engineers, scientists would understand that. Yes, in fact, example, that's why feeling virus, that namin virus, yes, bacteria. In fact, yun nga eh, you will have to experience it talaga. I mean, we could talk here the whole day. Pero unless you put it in your car or unless nagamit niya yung product namin, promise, magbababa kami ng 500. Proven and tested na. Kasi end results talaga, kailangan talaga masample out eh.
Kasi if we talk technically, scientifically, medyo abstract. Saka, kailan nila consider na ngayong panahon ng pandemic, ang dami kasi mga scammers, di ba? Tama din. So, ito talaga dapat talaga makita talaga. The parallel kasi with gold, no? For example, you mentioned gold as a parallel po. Gold is a very good conductor po. It's used in the integrated chips. Computer chips, right? Conductor niya from the inside to the external terminal, no? Alam po natin na it has a very low resistance, so that's why it conducts electricity better. Very efficient pa. Po, the valence electron is 1, so yun po yung tinatapin nyo na yung sa molecule level. No? Yes. So, if you understand po chemistry, absent ako nung tinuro sa chemistry. Actually, nung in-explain din naman sa akin yan, parang feeling ko absent din ako nung chemistry. Ah. Pero actually, sabi nga nila, ang... Kahit naman ang katawan mo, it's made of molecules eh. Mm. Kaya nga ano nga eh, madaling mag-pass ng kaya ka nakukuryente pag hinawakan mo. Kasi nga dadaan at dadaan talaga siya. 'Di ba? Parang ganun kasi. So, makaka-affect siya talaga. Apo. So, in that level, sa mga level na ganyan, actually sabi ko nga, imagine mo pag ang booster oil namin ginamit sa isang toda. Sa isang toda lang ah. Ilang motorsiklo 'yan? Kasi ang dami na namin rider marami, na nabudol dyan. Mga Grab. Mga Lalamove. And all of them. Isa lang po sinasabi. Oo. Talagang pag-start pa lang talaga. Tunog pa lang. Alam na nila agad. Susubukan, na may nangyari. Susubukan ko yan, sir. Yes. yun talaga. Yun ang ano eh. Sabi ko nga, talagang yung mga products na ganito, since wala nga sa market eh. It's probably the first time you're going to hear about it. Yes. Diba? In my case, it's my diba? So parang, syempre diba, kahit naman ako nung in-explain sa akin yan nung umpisa, parang, totoo ba yan? Nangyayari ba talaga yan? Apo. So, kaya nga sinabi niya, sige, lagay natin sa kotse mo. Kasi syempre po, yung for example, yung initial statement po ninyo na the purpose of this is not lubrication but information. But, diba? Oh yes, diba? So medyo abstract. Diba? So kotse. Tapos ang pinag-uusapan natin, kotse. Diba? So sanya, how much information does the car need? Diba? Saka, parang ganun, pa no? Ng kotse ng information. Diba? Kasi yes. Diba? Concept correct. Parang... Diba? Ang kotse kasi yun. Mechanical kasi siya eh. Diba? There are parts that move in there that need to move at a certain, you know, sabay-sabay. No, all together. Ganyan. Parang orchestra ba? Hindi naman pag yung isang part dyan magka-problema, malamang, sa, titigil ang kotse mo. Dyan, sir, mas interesado ako dun sa yung produkto na makakatulong sa mga atleta natin. Kasi diba, parang si Paring Romel, nagtuturo siya, nagko-coach. So, hindi naman kami bumabata ni Paring Romel. So, hindi naman pwedeng cool ka na palaging in pain. So, sana nga talaga madiscovery ng mga atleta natin itong mga... Yes. At hindi lang mga atleta, no? Pati mga ordinaryong Pilipino. Pilipino. In fact, ang ibang nag-benefit sa recharge spray namin are senior citizens. Seniors. Kasi tayo doon, ako kasi nandun na eh. So medyo yung mga aches and pains na kuminsan yung tuhod mo, masakit sa kakalakad, yung talampakan ng ilan na ako. Actually, I used to be really fat when I was younger. Kaya siguro napadpad ako ng swimming more than basketball. Kasi diba, mas mahirap kumilos eh pag medyo malaki ka. So, hindi ko nakahiligan yung basketball. So, pinapanood ko lang silang nagpa-basketball. Yung brother ko rin kasi, mahilig. So, nanunood lang ako kasi parang feeling ko, ano eh. It's a strange choice of sport. Well, in a way, kasi malaki ang drag mo eh. Oo, diba? Pero, mas buoyant ako sa tubig, diba? But your drag is bigger. Correct. Ang sabi naman ng coach ko, pero matangkad ka eh. So, mahaba limbs mo, mahaba kamay mo, malalaki kamay mo, paa mo. So, nakatulong siya sa ano, kaya napa-varsity din ako ng Dioras. And in fact, my actual event in swimming is actually backstroke. Yun yung ano ko, forte ko sa ano. Okay. So, ano, batiin muna natin yung mga nakikinig at nanonood sa atin. Happy watching kina Mary Jane Albia. Siyempre, itong mga pamangkin ko, hindi ko kay Princess Perez Kabatbat. At welcome back home, Lea Agaton. Classmate ko to nung high school. Kaka-uwi lang niya sa Pilipinas. Kay Len Joy Kabatbat, Jenny Lynn Villegas, at kay Erdin Flores. At siyempre, si paring Peter Regalado Lopez.
innovative sports brands by Filipino inventors for Filipino athletes. Salamat, paring Peter. Peter. At syempre, si Bossing Ed Sarto. Oh. Hello, mga ka-three points. Hangout na. Po, Sir Magandang Ed. Hapon, Sir Ed. Salamat sa suporta. Ah. Okay. Yun. Oh, bago po tayo magtapos, any parting message po sa mga listeners po natin, Bossing okay. Raul? Sige, sa mga listeners natin, sa mga Facebook viewers, no? So, Nature Joe's, nandito tayo, no? To support all the programs of sports. So, get in touch with us. Meron kaming Facebook page, no? At yun po. Okay. At sa mga lahat po ng mga nakikinig at nanood po ng ating programa, wag po sana kayong magsawa at muli po tayong magkita sa susunod na linggo dito po sa 3 Points, ang pambansang tambay ng sports dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may panindigan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. 3 Points! Dito pa rin sa DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Play ball na! Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang